Kapon guys, is galing ako sa aking kumpare at nakita ko na meron siyang tanim na limang lemon tree plant, no? Bali, nakita ko rin guys na merong sakit yung kanyang lemon tree plant. Meron siyang common disease din ng mga citrus tree. Tulad ng aphids, honeydew, na siyang nagbibigay ng itim-itim o mga dots, black dots sa dahon at sa mga kanyang mga sanga. At nakita ko rin sa kanyang lemon tree plant na meron din itong leaf miner, no? Na common din naman sa citrus trees. At common din sa sakit na sa kamatis, no guys, no? Tapos guys, nagkakaroon din ng coral leaves din to sa kanyang dahon. Hindi natin alam kung dulot to ng init o potassium deficiency, no guys, or calcium deficiency. So guys, wala na pa naman ako nakikita dito sa kanyang tanim na fungus at medyo healthy pa naman, kaya pa naman makasurvive ng lemon tree niya guys, no. Bali, nanghingi na rin ako ng isang ng kanyang lemon tree plant, hiningi ko isang peraso niya at nandito sa aking bakuran. Halina at pag-usapan natin kung saan ba talaga galing ang sakit ng lemon tree niya. At kung makakasurvive ba yung lemon tree na binigay niya sa akin. Stay tuned lang kayo sa channel ko guys at magbabalik tayo. Hiningi ko sa kumpare ko. Bali guys, nilipat ko siya ng pinagtaniman kasi guys, masyadong maliit yung kanyang taniman at konti lang nakukuha niya nutrients. No guys. Bali, nilagyan ko na rin siya ng mga tuyong dahon dito sa ilalim para sa para makain niya yung ugat niya at maging buhagag yung lupa. At same time, nade-decompose din to para sa nutrients itong ating halaman para may makuha siya sa paglaki. Bali guys, nilagyan ko na rin siya ng mga binasag na itlog para sa calcium sa ugat niya at mga balat ng saging para sa naman sa potassium. Dahil guys, itong ating alaman is kulang sa potassium. Dahil ang palatandaan ng pagkakulang sa potassium ng isang halaman guys is yung yung kanyang dahon naninilaw. Saka yung natutuyo yung mga bawat dulo nito. No guys. Bali guys, meron din tong tinanggal ko na rin yung leaf miner pest nito guys dahil may leaf miner dito sa dahon niya. Bali, kinat ko na siya. Dahil meron naman din tayong tinatawag na pruning method para mas lumago yung dahon. No guys. Bali, itong tinutubuan dahil malusog naman yung pinagtaniman natin ng lupa. Tumutubo naman na yung mga buds niya. Mga extra dahon. Ayan guys. No, later ipapaliwanag ko sa inyo kung yung mga common sakit ng lemon o citrus tree. Ayan guys. Guys, pag-usapan natin yung mga common disease o mga sakit na tumama sa lemon tree plant ng kumpare ko. At ito rin din ang mga common disease na tumatama sa mga citrus plant. Halimbawa na lang guys, itong aphids honeydew. Yung aphids honeydew, ito yung isang uri ng langgam sa pamilya ng aphids na nag-extract or nagsasak ng dahon ng lemon tree na siyang dahilan ng pagka dark spot o maraming dark spot ng dahon sa ng mga sanga nito. Ang pangalawa guys, yung leaf miner. Yung leaf miner naman guys, ito yung nagdudulot ng mga bakas o mga pinagdaanan ng mga larvae ng moth o gamo-gamo.
na nagdudulot ng pagkabaluktot o pagkasira ng dahon. No? Sa pangatlo guys is yung ano, yung pagkakulubot o yung pagkakakramp ng dahon ng lemon tree. Ito guys is dalawa yung posibleng maging ano nito, maging dahilan. Yung isa is yung sobrang pag-expose ng lemon tree sa araw na siyang nagdudulot ng pagkakramp o pagkakulubot ng dahon nito. Yung isang dahilan guys is kulang siya sa ano, kulang siya sa calcium o calcium deficiency. Na siyang dahilan ng ano, dahilan din ng pagkakulubot ng dahon. Yung ano naman yung pang-apat naman guys na hindi naman natin kasali sa sakit ng lemon tree ng aking kumpare, pero isasama ko na rin siya, yung colding leaves. Yung colding leaves naman guys yung pagbabalot ng dahon. Yun ay dulot ng spider mites. Guys, no? Kung pupuklatin nyo yung dahon ng ano, yung dahon na nag-roll o tumiklop, makikita nyo guys na merong mga sapot-sapot yun. Yun ay dinudulot ng ano, isang uri din ng insekto na spider mites. No? Guys, ang last din na sakit na ano, common disease ng citrus plant o ng calamansi or lemon plant is yung fungus guys. Dulot din ng aphids yun guys. Isang uri din ng insekto na pumapeste sa mga citrus plant at ng mealybugs. Guys, yun yung mga ano, yun yung kala mong mga amag na puti na naiiwan sa ilalim ng sanga at sa ilalim ng mga dahon. Yun ay dulot nga ng white aphids at mealybugs. Bali guys, nasabi ko na lahat ng peste at sakit na pwedeng dumapo sa inyo citrus plant. Kung sakaling mag-umpisa kayo o magtanim kayo nito, may idea kayo kung anong pwedeng sakit na dumapo dito no guys, no? So, sa next video natin, ipapaliwanag natin o maghanap tayo ng mga organikong pesticide para makontrol natin yung mga sakit na to guys, no? Sana may natutunan kayo dito sa video na to. At huwag niyo na rin din kalimutan na mag-like and subscribe dito sa channel natin para may mga sa near future videos natin may matutunan kayo. So guys, hanggang dito na lang ako at salamat ulit sa panonood ng video ko. Thank you guys.